Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Gagawa kami ng special Facebook Live ngayon kasi meron tayong magandang tips para sa mga simpleng exercise para sa may arthritis, masakit ang likod, masakit ang tuhod. Napakaganda nitong tips natin. Meron kasi nagbigay sa atin ng isang libro si Dr. Antonio Montalban. Isa siyang napakagaling na orthopedic surgeon, kaibigan natin. Si Dr. Antonio Montalban sa Department of Orthopedics, College of Medicine, Philippine General Hospital. At ang missis niya, si Dr. Cecilia Montalban. Infectious disease naman at tumutulong sa atin sa ating mga payo tungkol sa infection. Ngayon, napakaganda kasi ng book ni Dr. Antonio Montalban. Tuturuan namin kayo ng exercise sa arthritis para hindi kayo maoperahan, hindi sumakit ang katawan nyo. Tsaka yung exercise na ituturo natin, pwede nyo i-share sa lahat ng kababayan nyo, hindi kayo mapipilayan, hindi kayo mababalian. Kasi kung papanoorin nyo yung mga exercise sa YouTube, nako, bali, pilay, magkakabaluktot-baluktot yung mga muscle mo. Kasi sobrang nakita ko yung mga exercise nila, Doc Lisa, talagang may mga swinging, hindi talaga kaya sundin. Ang nakikita kong exercise sa YouTube, pang-Olympics. Siguro kung mag-Olympics ka, pwede mo sundin yung mga insanity. Pero yung ating exercise, pampalakas lang ng muscle. Kaya gawin ng matanda, ng bata, kahit ng mga bagong opera. Salamat sa mga nag-share nito para makatulong. Yes, Dr. Lisa. At pwede rin gawin ng mga tamad. Kasi, pag sinabi ng doktor, mag-exercise, nako, ayaw. Tatama rin na, marinig pa lang yung word na yon. Pero ito, pwede sa mga tamad kasi madali lang. Explain ko muna kung ano itong arthritis habang kinukuha ni Doc Lisa yung model sa back pati model sa tuhod. Ang osteoarthritis, ito yung arthritis ng pag-edad. Diba? Lahat tayo nagkakaedad. Kadalasan ng osteoarthritis, mga 50 years old, 60 years old, dahil syempre sa edad natin, sa kakatrabaho. Pero pwede magka-osteoarthritis kahit 30 or 40 years old. Yung mga kargador, talagang manual laborer, yung mga nanay na maraming anak, pwede rin na magkaroon ng maagang osteoarthritis. Dahil nga sa joint overuse, ang isang payo ni Dr. Antonio Montalban, ayaw niya yung sobrang exercise. Maganda mag-exercise, mag-jogging, mga 2 kilometers, 3 kilometers, maglalakad, 30 minutes. Pero meron kababayan natin na addict sa jogging, sa exercise, yung 3 oras mag-exercise, araw-araw, nagja-jogging ng 50 kilometers, hindi daw po talaga maganda. Ayaw ng orthopedic surgeon kasi sinisira mo ang joints mo. Ayaw natin sirain yung joints natin. Pakita na natin, Doc Lisa, ha? Pakita na natin itong mga model. Yan, reverse ko. Hawakan ni Doc Lisa. Sige. So, pakita natin ang ating tuhod. Yan. Ito, meron tayo sample ng tuhod natin. Ayan, oh. So, pag sumobra kayo sa exercise, ay masisira. Ito, may cartilage tayo, Doc Lisa. Ang ganda, oh. Ito yung cartilage natin, oh. Ito yung tuhod natin, ha? Hawakan nyo yung tuhod nyo. Meron kayong patella, may muscle dito. Ha? Kailangan. Tapos, meron tayong mga litid, mga tendon dito sa side. Yan ang mahawak sa tuhod natin. Ang pinakamalaking problema, yung tignan natin yung likod ng tuhod, oh. Ayan, oh. Kung masyado kayo mabigat, maiipit to, no? Diba, Doc Lisa? Mapipisa yan. At pag napisa itong mga cartilage natin, magdidikit ang buto sa buto, napakasakit. Kaya sumasakit ang mga tuhod ninyo kasi nga mabigat ang timbang. Pag sobra ding jogging, sobrang exercise, yan din. Maaga masisira. Ayaw natin ang wear and tear. Sabi pa ni Dr. Antonio Montalban, ayaw niya masyado yung mga pain relievers. Kasi yung pain relievers, minsan may side effect pa, sasakit pa ang tiyan mo, tsaka hindi rin gano'n nakakatulong para sa kanya. Kaya magbibigay tayo ng mga exercise para sa likod. Ito yung likod naman natin, Doc Lisa. Ito yung likod, kung meron kayong buto sa likod. Okay, ito sa may puwetan. Tapos lumalabas yung mga ugat natin, yung mga nerves, di ba? Kaya kung may problema kayo sa likod, matigas ang muscle, masakit ang likod, pwede maipit to, ha? Pag naipit itong mga nerves natin, iiyak tayo niyan. Sobrang sakit niyan. Ang nerve pain, grabe yan.
Kaya dapat healthy ang back. Tuturuan natin kayo ng simpleng exercise para lumakas ang likod. Kasi pag mahina ang muscles natin sa likod, pag mahina yan, bibigay ito. Bibigay ito mga buto natin. Kailangan matigas ang muscle natin. Okay, papakita natin yung mga exercise, ha, Doc Lisa. Okay, nahan natin. The first exercise ay itong... Yan. Puka lang, Doc Lisa. Sige. Yan. Ito yung tinatawag na back extension exercises. Patungan na lang kaya dito. Yan, back extension exercises. So, habang nakahiga, ayan, tinataas natin. Para siyang Superman stretch. Gawin nyo siguro mga 7 seconds. 7 seconds gagawin. Mga 5 beses. Ikaw, Doc Lisa, ganun mo katagal kaya gawin to? 8 counts. 8 counts, mga 5 times. Ito, pampalakas ng muscle sa likod. Yan, oh. Pampalakas yan. Ha? Konting taas lang ng ulo. Mga 8 seconds, kung di mo kaya, 5 seconds. Pampalakas ng likod. Para kaya nyo magbuhat from the neck hanggang sa may puwet, lalakas yan. Pakita natin anong papalakasin muscle dito sa buto, Doc Lisa. Yan, ang pinapalakas niya ito sa likod, ha? Hanggang dito. Ano? Hawakan nyo yung likod nyo. Pag ang likod nyo sa tabi ng buto, walang laman, malambot, ibig sabihin wala kayong muscle. Ha? Maraming mga kakilala ko, yung mga babae, ang lambot, walang muscle. Ay talaga sasakit ang likod mo. Paano ang muscle ang nagpapahawak nitong buto? So, yan ang mga back exercise. Pakita natin ulit, Doc Lisa. Napakaganda nito, ha? O, dapa, gawin yan. Mga 5 seconds, kuhirap kayo. Yan. First position, second position. Mga 5 times, siguro mga 3 times a week. O, next naman, next. Kunwari, kayo si Superman. Superman. Next, ito ginagawa ko to. Lumbosacral extension exercise. Ito, ah. Pakita natin, Doc Lisa. Isa-isa lang muna. Yan. So, nakahiga, tinataas yung paa. Ito, ginagawa ko to, eh. Pag tinaas mo yung paa mo, isang paa lang, ah. Tutukod mo konti yung kamay mo, tataas mo siya. Mga 5 seconds. Ako, mga 5 times. Kanan mo na paa. 1, 2, 3, 4, 5. Pag napagod na ako, yung kabilang paa. Baba mo, Doc Lisa. Yan, yung kabilang paa naman. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Binabalik-baliktad ko eh. Siguro mga 5 ito, 5 yung kaliwa. Total nakagawa ko mga 15 sa kaliwa, 15 sa kanan. Pwede na yan. Mararamdaman mo talaga. Talagang tumitigas dito sa may puwet tsaka sa may lower back. Ha? Titigas yan. Ako, ginawa ko to ng mga 3 buwan. Ako, matigas na itong likod ko. So, may muscle na. Pag may muscle na, kaya mong tumayo. Ang mga taong walang muscle, kukuba, papandak, magiging lampa, sasakit ang puwet, at hindi lang sasakit ang puwet, pakita natin ano mangyayari. Pag hindi kayo magagawin, pag hindi kayo mag-exercise, lalambot yung muscle. Babagsak itong spine nyo, babagsak. Pag bumagsak, maiipit itong nerve. Ha? Pag naipit itong nerve, yan ang pinakamasakit na sakit sa buong mundo. Iiyak kayo sa sakit. Ha? Iiyak kayo sa sakit kasi nerve pain yan eh. At pag naoperahan sa likod, puwera sa baldado tayo, eh, hindi ko alam kung magkano. Half a million ba isang opera? Wala tayong half a million. Ito na lang gagawin natin. Ha? Magpapakabait na tayo, mag-exercise na lang tayo para hindi gumastos ng daang-daang libong piso sa hospital, sa operation. Alam naman natin, wala tayong ganyan. Yes. So, yan yung mga back exercise. Ibalik nyo na lang, ha, pag hindi nyo nakikita. Ngayon, ang next naman, ang hips natin. Kailangan ayusin ang hips. So, pag nakahiga kayo, yung paa itataas at ibababa. Pakita natin, Doc Lisa. Yan. Iniikot-ikot lang yan para pinapagalaw lang yung hips natin. Pag ginalaw mo yung paa mo, ang hips mo, meron kang hip joint, eh. Hip joint. Pwede ito sa matanda. Walang problema. Para lang ginagalaw-galaw mo, pinapalakas mo yung muscle. Yes, ako Doc Lisa. A little farther para makita nila yung buo. Yan. Itong exercise na to, dahan-dahan lang. Hip knee flexion extension exercise. So, yung hip, tsaka yung knee, binabaluktot. Binaluktot yung hip, binaluktot yung knee. Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan lang. Huwag sobra. Kasi pag sinobrahan mo, baka mapunit ang muscle dito, mapunit dito. Mapunit yung muscle sa singit, napakasakit. So, akit lang dandaan.
pinapagalaw mo lang, ha? Tapos pag sanay ka na, di mas stretch mo konti. Yan, mga 5 times kaliwa, 5 times kanan, na papalakas mo na rin yung muscle mo sa hita, lima-lima lang, at pinapagalaw mo. Kasi pag hindi mo ginagalaw yung joints mo, parang pintuan eh. Pag hindi mo binubuksan ng pintuan, hindi mo na mabubuksan, di ba? Tumutunog, ha? Magkikrik yan. Baka tumunog-tunog pa yan, lumalagutok. Okay lang, lumagutok konti. Para lang yan. Pampalakas yan ng hip at nagagalaw din ng knee. Yes. Ito ang susunod na exercise. Doc Lisa, papakita natin. Ito, leg raising. Ha? Leg raising, favorite ko to. Habang nakahiga, ito, noong una, nahihirapan ako nito, leg raise. Ako kasi kaya ko itaas ng mga 90 degrees eh. Pero kung hindi kayo flexible, kahit ganito lang, mga 45 degrees, 60 degrees. So, leg raise, dahan-dahan yung leg raise ha. Huwag yung biglang akyat, dahan-dahan lang. Kasi pag mas dahan-dahan, mas titigas ang muscle mo sa hita. So, pag ginagawa mo to, gaganda ang korte ng hita mo. Ha? Taas to, 5 times. Kung kaya mo, 10 times. Baka hindi mo kaya 10 times. 5 lang muna. Pagpagod na yung kabilang paa, 5 times. Tapos balik mo ulit sa kaliwa. Kaliwa ulit, 5 times. Tapos yung kanan, mga 10 counts ako. Every other day. Para saan to? Pampalakas ng katawan. Para kang naglalakad yan. Kahit yung mga post-hip surgery, yung pagkatapos maoperahan sa hips, ito rin pinapagawa. Ha? Para maging mobile tayo, pinapagalaw natin yung katawan. Kasi pag nagkakaedad tayo, alam nyo yan, tumitigas ang katawan. Pwede rin yung ganitong open-close, simple lang yan, para naglalaro. Ayan, no? Open-close pa, open-close pa. Dahan-dahan lang, mga 5 or 10 times lang, pinakamarami. Huwag bibiglain kasi baka mapilay, mapunit yung mga muscle natin. Next, pakita ko, Doc Lisa. Ito ang pinakamagandang exercise. Sinabi ko sa inyo, ha, simpleng-simple na exercise natin. Pang senior citizen, pwede. Pang bata, pwede din yan, no? Marching exercise. Marcha lang, taas ng paa. Yan yung tuhod. Kung gusto mo mababang march, pwede rin, konting taas. Gusto mo mataas na march, yung ibang march siya hanggang dito, pataas, pwede rin yan. So, marcha, marcha. Pero ang secret dito, kailangan po nasa harap ng salamin. Anong purpose? Kasi minsan tayo, hindi natin alam, bagsak yung kanang shoulder natin o left shoulder natin. Eh. Dahil nga masakit yung mga muscle natin. Eh. Ah, nakabagsak yan. Kaya dapat titignan mo yung salamin na diretso kayo. Diretso. Kasi yung iba, pag nakatayo, nakatabingi. Eh. Tingnan nyo sarili nyo. Ha? Kumuha kayo ng salamin. Marami sa inyo ay tabingi. Tok, Lisa, pakita mga shoulder ko lang. Shoulder lang, yan. Atras tayo konti. Okay lang ba? Shoulder lang, yan. Yan, diretso, di ba? Pantay ang right, pantay ang left. Pero may tao, tabingi, nakaganyan. Hindi nila alam nakatabingi sila kasi yung likod nga nila, tabingi. Yung muscle nila sa likod, tabingi. So, nakaganyan sila. Pag nag-exercise sila, tabingi din. O, tabingi sila mag-exercise. Kaya hindi maganda. Kaya titingin kayo sa salamin para ipilit mo idiretso. Kailangan diretso kayo, ha? Kasi kung lagi naka-isang side, maiipit yung muscle, hindi lang masisira yung likod, dahil tabingi kayo, pati hips, pati tuhod, apektado, paano yung bigat, kailangan balanse. 50% kaliwang paa, 50% kanang paa. Pag lahat ng bigat sa isang paa, arthritis aabuti ng isang paa. Mamamaga, paano tabingi, maglakad eh. Ha? So, kailangan diretso. Kailangan diretso ang likod, ha? Hindi pwede ganon. Gusto ng likod natin, diretso, para hindi siya masaktan. Thank you, Doc Lisa. Pakita mo to. Sige. Kailangan diretso ang katawan yan. Diretso, ha? Mas gusto ng spine. Diretso. Salamat sa mga nag-share para makita ng ibang tao. Ito ang pinaka magandang exercise sa lahat. Para sa tuhod, ha? Meron pa tayong dalawa o tatlong papakitang exercise para sa tuhod. Ito sa knee. Ito, pakita ko yung knee. Yan, that's the knee. Ito yung knee natin, di ba? Ito, pinakamahirap na problema, tuhod. Pag nagka-problema sa tuhod, ang hirap ayusin. So, sa tuhod, inaayos yung muscle dito. Papatigasin mo yung muscle dito sa hita at dito sa may, sa baba, sa may binti. So, papakita natin yung exercise. Simpleng-simple.
Wala tong mahirap. Kahit naoperahan ka sa tuhod, pwede ito. Kahit matanda, pwede ito. Kahit may masakit, pwede ito. Basta diretso lang ang paa at papagalawin mo lang itong patella mo. Papatigasin mo to. Paano mo siya papatigasin? Papatigasin mo na hita mo. Yan. Subukan nyo, patigasin na hita. 5, 10 seconds, relax. Yan, patigasin na hita. Pwede gawin nakaupo. Yan, kahit sa airplane, nakaupo. Diba, minsan sa mga kotse. Tapos dito naman, pwede rin nakatayo. Basta diretso ang tuhod, yan, papatigasin mo. Walang mapipilay dyan, walang masusuga dyan. Paano? Diretso-diretso. Pwede rin nakahiga. Yan, nakahiga. Oh, mga patigasin ng mga 5 to 7 seconds. Ako mga 5 seconds lang eh. Kung hindi kayo sanay. Kung sanay kayo, 10 seconds. Kung hindi kayo sanay, 5 seconds. How many times? Siguro 5 times. Pwede na. Kung kaya nyo 10 times, pwede na. Pero mas maganda itong ganito. Yan ha. Pakishare po sa lahat ng kababayan natin, lalong-lalo na sa mga OFW. Diba? Mahal na namin kayo. Itong video para sa inyo. Wala kayong mapacheck upan dyan. Wala magtuturo nito. Sabi ko nga, kulang tayo sa mga maraming bagay sa Pilipinas. Pero, kompleto tayo sa health tips. Diba? Isang check naman. Isang love naman. Diba? Basta health tips, Pilipina, kami na bahala ni Doc Lisa. Kompleto, ilang oras, actually more than 200 hours ng health video natin. Kaya busog na busog kayo sa health tips. Kahit kulang tayo sa gamit sa Pilipinas, kulang tayo sa libreng gamot, kompleto naman tayo sa prevention. Ang hinihingin lang namin sa inyo ni Doc Lisa, i-share ito, video namin, para maraming matututo. Ikaw, Doc Lisa, yung tuhod mo, ha, tumutunog, ha? Ha, tumutunog. Yan, tumutunog. Okay lang tumunog kasi baka may mga parang arthritis kaya tumutunog eh. Ang tips para sa masakit ang tuhod, simple lang. Huwag kumain. Anong huwag kumain? Magpapayat. Magpapayat ang first tip. Kasi kung sobra kayo taba, sobra kayo bigat, talagang maiipit to. Lahat ng pressure, maiipit to. At pag naging manipis na manipis ito, dyan nasasakit. Buto sa buto, sobra sakit yan. Ha? Gusto natin maganda itong mga joints, makinis at madulas. Yan. Tapos, maganda naman yung exercise natin. At last na lang, ito. Tiptoeing exercise. Simpleng-simple lang. Oh. Tiptoe, oh. Tiptoe. 10 times. Parang sa eskwelahan, tiptoe. Pampalakas yan ng paa. Pampalakas yan ng binti. At pati sa bukong-bukong, ankle. Kasi minsan yung paa natin naninigas na, di ba? Yung paa nyo, di ba, minsan parang matigas na siya. Eh. Bakit matigas? Paano hindi nyo ini-stretch eh? Pag nilalapat nyo yung paa, ang sakit na. Pagising sa umaga, ang sakit na ng talampakan. Yan, oh, mga plantar fasciitis. So, exercise. Pampatigas din ng muscle natin sa binti. Kailangan natin yan, ha? Ito, lagi ko ito ginagawa. 40 a day. Hindi mga 40, mga 30 a day. Iwas sa extension, contracture, pati yung mga toes natin, hinlalaki. Yan ha. Mga daliri sa paa, para hindi masira. Yung mga flat foot na tao, may tulong ito. At ang huling exercise, para kay Doc Lisa, last, kukuha tayo ng Holland. Kukuha tayo ng Holland at susubukan. Hindi to game ha, hindi to laro. Pero pwede nyo gawing laro. Kukunin nyo yung Holland sa daliri. Yan ang turo ni Dr. Antonia Montalban. Marble picking exercise. Pampalakas ng muscles. Ha? Ng paa. Parang tiptoe yan. At mag-extend ang contracture. Next time, Doc Lisa, yung paa mo, ipapakita natin. Pag pinakita natin paa ni Doc Lisa, wala nang manonood sa FB Live. Sige. Okay? Ikaw, Doc Lisa. Any comments sa ating mga exercise ni Dr. Antonio? Ayos ba? Ang ganda ba? So, kahit special day, kahit hindi Tuesday, Thursday, gagawa tayo ng FB Live kasi napakaganda nitong tinuro. Yes, so nagpapasalamat tayo dun sa ating professor, si Dr. Antonio Montalban, kasi siya po yung nagtuturo nito. Mm. Ayaw kasi niya ng inom ng gamot. Mas gusto niya warm compress, maglalagay kayo ng mainit na tubig sa isang boteng lapad o kaya naman sa isang rubber na nabibili sa mga mercury drugstore, tapos balutin nyo lang ng
tuwalya, ng tela bago nyo ilagay ng 10 to 15 minutes dun sa masakit na lugar. Pag naman bagong pilay, ang gusto naman niya, ice compress kasi bagong injury pa lang eh. Tsaka ang napakaganda kay Dr. Antonio Montalban, orthopedic surgeon siya, pero ayaw niya na nagpapa-opera ng pasyente. Ayaw na ayaw niya, kung pwede wag operahan, hindi niya papa-operahan. Mas gusto niya itong mga therapy, itong mga exercise, kasi nag-public health siya eh. Pag public health, gusto niya tulungan yung bayan natin. Ha? So, very important yung likod, ha? Pinakita ko sa inyo yung mga exercises, ha? Pag ito kasi nasira ang likod natin, nako, mapaparalyze tayo. Kailangan tama ang timbang, itong mga ugat natin, dapat maganda ang daanan. Sa upo, dapat diretso upo, ha? Huwag nyo iipitin. Kailangan talaga. Kahit tinatamad kayo, huwag kayong magkukuba. Nakita nyo si Lolo, si Lola, kasi nakakuba na. Mahirap i-correct. Oh. Hindi na makokorek yun. Pag nakakuba na, wala na. Wala nang balikan. Kaya diretso tayo, ha? Habang bata pa, tinuturo na natin tamang exercise para maging healthy kayo. At ang last tip ni Dr. Antonio Montalban, iwas daw sa pagkiklik ng mga daliri. Oo, ayaw niya yung nagpapatunog. Pag pinapatunog lagi, lalaki daw itong mga joints. Ha? Mamamaga. At ayaw na ayaw din niya yung nagpapaklik ng leeg. Ha? Yung mga sa barbero, di ba, kiniklik yung leeg. Ang delikado rin daw, mas maaga ka magkaka-arthritis sa leeg. Mas maaga magkaka-arthritis. So, sana nakatulong to. Goodbye mga tips natin. Pwede niyo i-replay itong Facebook Live. Panoorin niyo itong mga exercises. Simpleng-simple lang. Ginagawa namin to, ginagawa ko to, malaking tulong din to sa atin, ha? So salamat sa pag-share at salamat sa panonood ng FB Live. Dok Lisa, final? Yes, madali lang ito para sa mga tulad nating tamad. Sige, good mood. Bye-bye. Salamat po. Salamat sa lahat ng comments. Salamat po.